Anyway, magandang umaga po, especially doon sa ating mga viewers, sa ating mga tahanan. Diyan lang po kayo at dito lang po kami. At we're going to discuss today about missions, but I was assigned na ma-focus ko yung mission about technology. Okay? And ito yung ating title ngayon, hashtag trending. Okay? Alright, so naalala ko, 2 years ago, it is not so long ago, meron time na mga pastor, hindi ko alam kung pastor na pala ako, kaka-install ko lang mga araw na yun. Organizers and pastors are having brainstorming, brainstorming on how to propagate the Word of God. At ang title po ng programang ito ay Muntinlupa, Mahal Ka ng Diyos. Kung naalala niyo po yun, na-involve po tayo doon lahat. Yan, na-involve tayo doon. At I remember Pastor Cesar, one time, during the meeting, at hindi ko na sabihin kung anong meeting yun, at he was so eager. No? Nakita mo sa kanya yung fire na kung saan, sige, gawin natin to, gawin natin yan, at bibigyan natin sila ng trucks. Someone rebutted, trucks, pastor, uso pa ba yan? Sa tingin nyo, uso pa ba ang trucks? That's why we are talking about trending. Maaaring yung paraan ng pagbibigay, yung paraan ng pag-share ng Word of God ay nabago. Amen? May naluluma, may nababago, pwede kang sikat ngayon, pwede kang laos na bukas. Yung trending ngayon, makakalimutan na bukas. Amen? But the Word of God, kahit kailan, hindi nagbabago. Amen? Tama ba? Pag natulog na gusto, ganito talaga eh. Ang salita ng Diyos will always be dapat on trend, especially sa ating mga Kristiyano. Maraari, di ba? Ang dami nagiging trending today. Yung ganitong artista, ganito, naging mag-boyfriend sila, naging mag-girlfriend, napagod ako. May mga ganun, no? Masyado naging trending. But the Word of God should also be trending, especially in social media, especially in the internet. For it is written, heaven and earth shall pass away, but my words will not pass away. Ang sabi ng Panginoon. Maybe today, technology, andyan, it will pass away, but His words will not pass away. Amen. Maybe trucks. Sige, gusto kong mag-rebat. Sige, siguro sa kanya, hindi na uso yung trucks, but yung laman ng trucks, ayun ang dapat laging nauuso. Sige, hindi na uso trucks, pastor, ano ibibigay natin sa kanila? Tablet. Kasi yun ang uso ngayon eh. parang gustong ganun eh. You know what? Blessed tayo, church. Blessed tayo sa ganitong henerasyon tayo na buhay. Amen? Balikan natin yung mga, okay. Balikan natin yung mga unang panahon. Balikan natin yung mga panahon na wala pang internet. Sounds good? Mahirap, di ba? Balikan natin yung mga panahon na walang cellphone. Na yung cellphone, Motorola, di antena, akyat mong gano'n, hanggang gano'n, no? Na para kang nagkakayod ng yelo. Sino meron nun? No? Balikan natin yung panahon na walang TV. Mahirap, di ba? Look, backward pa tayo. Balikan natin yung mga panahon na walang radyo. Kasi nauna yung radyo bago TV. Hindi na siya nabuhay nun. Balikan natin yung panahon na walang kuryente, walang sasakyan. Di ba? Ang hirap. Di ba? Doon kayo mag-ride. Walang sasakyan. Doon kayo mag-mission. You know what? Lahat ng resources today andito na sa atin. All we need to do now is to be innovative and we should also be creative kung paano lumaganap ang pagmamahal sa atin ng Diyos. Ang dami-dami. Kaya lang tayo minsan, para tayong kagaya ni Martha, na kung ano-ano yung ating
mga pinagagagawa. Ang tanong, no, lahat pwede natin gawin, ikaw na lang ang wala kasi hindi ka kumikilos. Ang daming pwedeng gawin. Ano ba naman yung mag-PPM ka lang dun sa kaibigan mo? Kapitid, kamusta ka na? Meron akong sasabihin sa'yo, good news. Alam mo ba na ikaw ay makasalanan? Black. Black ka agad. No? Mali. No? Ang tanong, bakit? Bakit hindi tayo kumikilos? Kasi ano, busy tayo. Saan? Sa ibang bagay. Iba yung pinagkakaabalahan natin. ML. ML. Amen, 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 amen. 2 Corinthians 4, verse 6, 18. Ang sabi po doon, so we fix our eyes not of what I have, what is seen, but on what is unseen. Kapatid, mag-invest ka sa eternal, hindi sa temporary. This is what I realized for the past 4 months. I was investing my life, what? Sa wala. Biro mo, nagpapagod ako para lang sa wala. Masaya lang ako kapag okay na, pag alam niyo yun, sweldo na. Pero yung pinapagawa ni Lord, hindi ko magawa. This is why I spoke to my wife, Liv, hindi ko to kaya. Nahihirapan ako, hindi dahil dun sa work, pero nahihirapan ako kasi nakikita ko yung mga pasuratin dito, nagmi-mission. Ako hindi ko kaya. Why? I have to sleep because I have something to do later in the evening. I'm not saying na yung mga ano dito, night shift, ay ganito na rin ang gawin. Ha? Tandaan natin, may kanya-kanya tayong calling. Okay? I realized, why am I putting, bakit kailangan kong ibuhos yung aking sarili, yung aking buhay, sa temporary things lang? Why not on eternal things? So sana, ganun din tayo. No? Now, let us go back and let us read again. Luke chapter 10, verse 40 hanggang 42. Inaanyayahan ko po lahat na tayo lahat ay magsitayo. At buksan po natin ang ating mga Bible. I am not going to spoon-feed you diyan sa screen natin. Hindi ko po ilalagay diyan for one purpose. Okay? At ito po ang magiging point natin mamaya. Luke chapter 10, verse 40 hanggang 42, verse 40, but Martha was very busy and distracted with all her serving responsibilities, and she approached him and said, Lord, is it of no concern that you, my sister has left me to do serving alone? Tell her to help me and do her part. Verse 41, but the Lord replied to her, Martha, Martha, you are worried and bothered and anxious about many things. Ganyan ba tayo? But only one thing is necessary, for Mary has chosen the good part. Church, you chosen the good part today dahil nga po kayo nagsimba ngayon. Amen. Which will not be taken away from her. Yung ginagawa nyo ngayon, it will not be taken away from you because you're investing in eternity. Amen. Tayo po lahat ay umuko at tayo po ay manalangin. Muli po, Panginoon, kami po, O Lord, narito sa inyong harapan. Patnubayan niyo po kami, Panginoon, sa aming pag-uusapan na ngayon. Be our speaker today. Takloban niyo po ako ng inyong banal na dugo. Let your Holy Spirit, O God, speak to us and encourage us, Panginoon, and challenge us, Panginoon, ngayong umaga. Nangangangap po, Panginoon, sa aming pag-uusapan ngayong umaga, kayo lang po ang malwalhati sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Number one, point number one tayo. Hashtag trending number one, mobile phone or cell phone. I'm going to give you a brief history. Nakapanood na ba kayo ng pelikula? In a foreign, kasi wala, hindi ko alam kung meron dito, na kung saan yung convicted, dadalawin siya ng dalaw niya. Nakapanood na kayo ng ganon? Merong fiberglass at merong telepono. Andito ako, andun siya. Merong fiberglass na nakaharang at hindi mo siya pwedeng bigyan ng kung ano. Kasi convicted siya, high criminal siya. No? Nakapanood na kayo ng ganon? Maniwala naman. Nakapanood na kayo lahat, di ba? Alam niyo po anong tawag doon? Cellphone. Ayun po ang unang term na tinawag na cellphone.
Kasi nasa cell yung isa. Ang sitwasyon ba natin ngayon ay preso na tayo ng cellphone natin? Bigyan nyo na sa akin yan. Hindi ko sinabi na masama ang cellphone, ha? Okay? Sa gitna, merong screen. This is what the concept. Sa inyong mga cellphone, meron ding screen. Okay? Tayo po ba ay isa sa mga preso ng teknolohiya? O tayo ba ang dapat gumagamit or take advantage of the technology? O tayo na yung ginagamit ng technology? Yung imbis na tayo yung mag-control sa hawak natin, yung hawak natin yung nagko-control na sa atin. Pwede ba? Alam niyo yung parang tayo na yung kinokontrol. Look at Martha. Tingnan natin si Martha. Ito sa verse na ito. But Martha was so busy and what? Distracted. Diba? Nag-aano siya. You know what? Yung the first 15 minutes na nag-introduce ako, nakalagay dito ha, during the first 15 minutes of the sermon, may nag-check na ng inyong mga cellphone 12 up to 15 times already. O, huwag nyo na itago. Okay? Ganon yung ano ngayon. Ganon tayo nakokontrol ng ating cellphone, hindi natin alam. Bakit? Titingnan natin kung sino yung nag-ping sa atin. Ganyan na nga, kung meron, di ba? And so on. Titingnan natin, ano na ba yung trending? Sino na ba yung nag-break? Sino na ba yung nagparaya? No? You're excited na matapos ang sermon na ito para i-check kung ilan na yung likes ng inyong wall. Di ba? Buti sana ko yung wall ng Lakeview, no? Hindi. Okay. Pakinggan niyo po ito. The average person spent 5 hours using their cell phone, scrolling and chatting and chatting. Can you imagine 5 hours, wala kayong ibang ginawa? Kundi, hindi yan dire-diretso, ha? Hindi yan dire-diretso. It's even kada minuto, kada ano, bibigay nyo. And you know what? 5 hours daw ang ating nai-spend. Inaalam kung kumain na ba si Crush. Pambihirang buhay, ano? Kumakain yan, syempre. Huwag mo na intindihin yan. Or kung ano yung ginagawa. Crush, ano gawa yu? Di ba? Di ba? Dami natin ginagawa. We are so busy. We are so distracted. Stalking someone and comparing his life to other person. Tapos ano sabi mo? Kawawa ka naman. Sana all. Nakita mo yung mga paso nagmamotore. Ikaw, inaantok ka. Kawawa ka naman. Di ba? Parang gano'n, no? Sana, nag-i-enjoy sila. Parang gusto, hashtag, sana all. Parang gano'n ang nangyari, no? You will start comparing these things. Bakit yung buhay nila maganda, ikaw hindi? Diba? And you know what? Over than 50% of young people, teenagers, prone sa depression because of their cell phone. Why? Kasi kumparahan ng kumparahan. Another fact po ito, ha. Ang sabi ng mga experts, kapag ang buhay mo umabot ng 60 hanggang 70 years old, yung 5 years mo ay inispend mo lang sa kaka-check ng cellphone. Naglo-load pa, no? Why our lives are so being consolidated by this gadget alone? Sigurado ko yung anak ko na lalaro ngayon eh. Yung hawak mo. Ikaw dapat ang kokontrol niyan, hindi siya ang kokontrol sa'yo. Look at Martha. Sino ang nag-control kay Martha? The task. Busy. Another one, distracted. Mag-mission tayo, Pastor, busy. Distracted. Tulog. Oh? Pag tinignan mo, saan ka busy? Dito. Cellphone.
Pakinggan niyo po ha. There are over 200 people who died because they want to have a perfect selfie. Ha? Sa bangin. Para lang ano, maganda, pamilya pa sila, usog pa, hulog sila lahat. Just because of a perfect selfie, you are investing sa mga walang kabuluhan. Hindi ba natin na-realize yun? Saan dapat tayo nag-i-invest? Sa good thing, and we're going to discuss this mamaya. Over 1,000 had a car accident because of checking their cell phone. Six out of 10 teenagers are getting depressed about their cell phone. 51% of people who check their cell phone waking up, and 71% of people are checking before sleeping. Now ask me, or ask yourself, kayo pa ba ang may control sa inyong cellphone, or ang cellphone nyo na ang may control sa inyo? Are we so distracted, just like Martha? Siguro kanina, 12 times, siguro ngayon mga 5 times nyo nalang chinek yung cellphone nyo, no? Mga ganun niya, di ba? Christian statistics. According to Christian statistics, only 14% of Christians are involving in discipleship. 32% of Christians are having devotion at night. Not every night, ha? At night. 47% of Christians are attending Bible study and prayer meeting. 74% of Christians will be involved in Christian gathering and events. And if you ask these Christians if they are going to heaven, they're going to answer 100%. Nakita niyo yung odd? Nakita niyo? Pag tinanong mo sila, lahat sila na Christian, punta pa kay langit? Yes. But there are only 14% of people who are making discipleship. Alam niyo po, kaya kung merong baptism ngayon, pas, pati cellphone, i-baptize na natin. Ano? Ha? Hindi, kasama na rin. Lahat. No? Why? Kasi nga po, itong distraction na to may lead us to destruction. Intindihan nyo? Yung distraction may lead us to destruction. Nakakalangkot po. Ito po yung katotohanan. Kapag kayo ay may appointment sa isang official government or sa isang high ranking official position, VIP, maybe the president of your company and so on. Alam niyo po ang unang tinatanong, alam niyo dapat ang una niyong isinusurrender kapag kayo ay, let's say example, kausap natin yung presidente ng Pilipinas. Alam nyo, ang unang tatanungin ng PSG, ang hihingiin sa inyo isusurrender, alam nyo po kung ano? Cellphone. Why? Kasi ang kaharap mo, presidente ng Pilipinas, hindi pwede yung busy, hindi pwede yung distracted. Kapag ang kinakaharap natin is the King of Kings and Lord of Lords, dapat hindi rin tayo busy, hindi rin din dapat tayo distracted. Surrender. Lagi tayo, hindi pwede ngayon eh, no? Kasi kailangan po ngayon eh. But again, God deserves all our attention. Hindi yung kung kani-kanino. Sigurado, kani-kanina lang, meron na naman kayong ibang naisip na gagawin. Why? Because you are busy and you are also distracted. Hindi ba masakit isipin? Kunwari, ikaw,
kausap mo yung, ganito lang, example, kami na lang mag-ama, no? Kapag kinakausap ko yung anak ko at busy siya sa cellphone, hindi ba masakit sa ama yun? Alam nyo yung ginagawa ko, hihigitin ko talaga yung cellphone, kaya nang kausap kita. Kasi pinagpapalit ako nung cellphone, pinagpapalit yung relationship namin sa cellphone, nahawak niya. Kukunin ko yan. Kenan, kausap kita. Ano pa kaya yung Panginoon? During the service? Baka nga kanina lang may naglalaro eh. ML? Ay, ML? Amen? Di ba? Di ba? Baka kanina lang po may naglalaro. May gustong maglaro. Ay, message na. Kunwari nakikinig ako, kunwari nanonood ako, pero maglalaro at talaga ako ng amen. De, amen. Kung ano, kung ano man. Does the Lord deserve this? Deserving ba ng ating Panginoon na binigyan niya yung bugtong na kanyang anak para iligtas kayo? Tapos, mag-uusap kayo, haharap ka sa kanya, nagsiselfone ka pa rin. Busy and distracted. Sa isang tahanan, dumating yung Panginoon sa inyong bahay. Ano gagawin nyo? Haharapan nyo ng cellphone. Wait, busy ako. Titignan mo dyan. Kung sino yung nagparaya. Kung sino yung napagod. Oh, usong-uso ngayon yan, diba? Napagod ako. Diba? Ito ba yung haharap tayo sa Kanya? Sige, wag niyo itapon yung cellphone niyo. Sinasabi ko lang, you should control it. Control your cellphone and not your cellphone control you. At alam niyo ba yung hawak ninyo na yan ay 6 times more powerful kaysa doon sa computer na ginamit sa Apollo 11 which goes to the moon. 6 times more powerful yan. Ganun ang technology ngayon. So better use to it sa mga makalangit na bagay, hindi sa mga temporary. Amen? Andiyan pa tayo? Mga cellphone nyo, baptize na natin. Number 2. Papasa yung number 2. Trending number 2. Social media. Going to also give you a fact. 6 times you are prone to accidents while you are checking your social media rather than driving the influence of. Mas delikado raw yung nag-check ka ng social media, yung tweet o yung wall mo habang nagda-drive kaysa yung nagda-drive ng lasing. 6 times more prone daw yun sa accident. Kaya nga pinagbawal na, di ba? Lalo na si 4 wheels yun. Paano pa kaya yung 2 wheels? Ang hirap talaga no, no? 50% of social media users are more likely to suffer depression and anxiety. Lahat po ito. And 60% of teens are checking their social media account on how many likes, views, and share yung kanilang wall. How many hearts? Check yan kung ilan na yung kanyang TikTok, My Day tweet, IG post, etc. While only 14% of Christian teens are reading their Bible. God deserve this? Ay, yung tanong eh, does God deserve this? Ano sabi ni Lord kay Martha? Ano sabi ni Lord kay Martha? Hayaan mo si Mary. She chose the good things. Tayo, church, mga nasa tahanan, huwag niyo pong patayin yung cellphone niyo kasi hindi niyo kami makikita. Iba yun. Huwag kayo masyadong filosofo. Yun, no?
Nag-TikTok na, di ba? Ang hirap tanggapin bilang isang ama na pinagpapalit ka sa social media, sa YouTube, kasi no, anak ko na ng YouTube eh. percent of children will wake up in the middle of the night when they heard ping. Ayan. Yung conscious mind niya, kaya niyang gumising kapag narinig niya yung ping nung kanyang cellphone. And regardless kung anong oras, sasagot siya. Alas dos ng madaling araw, ping! Ano tanong doon? Tulog ka na ba, crush? Pambira. Ayun ang mga tanong. Spending too much time. Busy, distracted. Kaya nga po, di ba? No wonder, marami nagkakaroon ng anxiety and depression. Bakit? Kasi paputol-putol yung tulog. Ay, mas nakaka-depress yun, no? Verse 41. Tingnan niyo po ang inyong mga Biblia. Ang sabi po ng Panginoon, Martha, Martha, you are worried and bothered and anxious about so many things. Bakit ka raw balisa at bakit ka raw anxious? Nagbabahala sa mga bagay na mawala namang kakwenta-kwenta. Huwag ka doon. You know what? You can have 1,000 likes pero you feel lonely pa rin. Tama ba? Pwede kang mag-trend ngayon pero feel mo lonely ka pa rin. Alam niyo ba po ba yun? Social media can drive the people inside your circle physically to go away. Alam niyo po ba yun? Yung mga nasa paligid niyo sa inyong tahanan, kayang burahin ang social media yon at mapunta ka doon sa virtual world na kanyang ini-introduce. Kaya mong kalimutan lahat ng mga nasa paligid mo. Ganun ka powerful ang social media. I'm not saying that ito ay masama, pero tanda natin ito, lahat ng sobra masama. Diba? Masin nga po tubig. Mabuti po sa katawan ng tubig. Amen? O, sobrahan mo yung tubig. Di ba? So lahat ng sobra, hangin, di ba? Kagaya kanina, mabuti ang hangin sa tao, katawan ng tao, sobrahan mo yan. Pag hindi ka pumutok, para kang, di ba? Magiging mahangin ka. Iba yun ah. Di ba? Social media can drive people away, and this is the worst part, social media can keep God away to your life as well. Why? Because you chose what? You chose using Facebook rather than facing the book. Mas marami yung view natin. Sa Facebook, hindi, naghahanap ako pas ng verse dito. ng verse dito. Mas marami dito kaysa sa Facebook. You can gather more than 100 images sa isang scroll mo sa iyong social media. At doon nagkakaroon ng impact yung inyong subconscious mind. Bigyan ko kayo ng example. Bigyan ko po na kayo ng example ha. May nakita na ba kayo na yung shampoo commercial na babae, maikli buhok? Ano dapat? Ano ang requirements ng maganda na shampoo? Bakit kailangan mahaba ang hair? Para mas maraming gamitin na shampoo.
It's marketing. Diba? It's marketing, tama? Okay, ha? It's marketing. Ganun din sa social media. Lahat ng nakikita mong images, pumapasok sa iyong conscious mind, hindi mo alam. Lahat sila nakangiti, nakaupo ka dyan, and then you feel yourself miserable. No? Nakita mo yung iyong kaibigan nag-post ng pagkain. May caviar. Di ba? Sayo-tuyo, nung isang araw pa yon. Ewan ko lang, di ba? Pero may pang Facebook ka. Yung mga ganun ang ano nun eh. No? Yung mga ganun ang pang rebat talaga nun eh. Bakit? Diba tama po yung kahapon? Kaya maraming nade-depress, you are starting to compare yourself to others. There are 100 images na pwedeng pumasok sa emotion mo. But there are 8,810 promises of God that you can read every day. Kaya po ang tanong ng Panginoon dito kay Martha, why are you bothered about many things? Why are you bothered about your social media accounts? Ilang likes, ilang share, ilang hearts? Bakit? Why are you bothered kung naghiwalay na si... Di ba? At naging sila na ni ano? Why? Kikita ka dyan? Ayun ang hirap eh. May kikomment ka pa, no? Hirap. Aminsan nun, nadadamay din yung mga mister eh. Sige, masawa ko. Sige, gawin mo sa akin yan. Patay ka. Wala na, nanahimik ka, di ba? Bigla. Di ba? Hindi lahat po ng lalaki, Gerald. Sabi niya, minsan sila yung Joshua. Nagpapaubay. No? Ayan po. Trending. Kasi nga trending. Wala na. Isang linggo na akong masaya, Pas. Isang linggo na akong nakalaya. Ganun pala yun, ano? Yung ano? Pag yung pinapagawa sa'yo ni Lord na fulfill mo, masaya ka eh. Maski wala ka nito. Maski wala eh. Maski wala kang laman sa bulsa, masaya ka. Alam mo kung bakit? Because you are investing on eternity, not on temporary. That's what I understood about yung 4 months nung aking sideline. Sabi ko, sideline. Inalila ako eh. Now, I understand. Kailangan ko pa pala maranasan ano. Ay, nako. Bakit kailangan natin pagkaabalahan yung ating mga sarili, sa ating mga sarili, yung mga wala namang kabuluhan? Diba? Eh ano ngayon kung hiwalay na sila? Ano gagawin mo? Susugurin mo si yung babae? Diba? Yung mga ganun ba? Hindi naman eh. Wala ka namang magagawa eh. So why bothered? Alam mo magagawa mo? Ah, magagawa mo, pwede kang mag-share sa pamamagitan ng social media. Tama? Kaysa ganun yung ating ini-spend, basahin ko po ha, it would be better that we should be aware kung gaano tayo binigyan ng kahalagahan ng Panginoon. Heto kapatid, yung dapat nating pagtuunan.
Ito yung mga makalangit na bagay. Pwede tayong mag-spend dito sa lupa, 60 to 70 years old. Tapos-tapos na. Ang tanong nun, ano yung ginawa mo nung 5 years? Puro so total social media. So, ang tanong, balikan natin yung tanong ng Panginoon kay Martha, why are you bothered and anxious? Eh, hindi naman ito yung mahalaga. Bigyan ko po kayo ng isa pang fact. Number one problem ng mga kumpanya ngayon ay yung tinatawag na procrastination. Alam niyo po ibig sabihin nun? Yes, that is correct. Yung mga trabahador nila, we're going to check their social media account. Sasabihin nila sa sarili nila, 5 minutes lang, may titignan lang ako. 10 minutes, 30 minutes, naging 1 hour. Procrastination. Ganon din po ang mga estudyante. Kaya nga sa kumpanya, meron na tinatawag na tracking devices, may KPI na. Meron na siyang sariling screenshot sa iyong computer, no? Kapag iba ginagawa mo, na-screenshot 'yon, tatanungin ka, "Ba't ayan ang ginawa mo?" And you know what? Even sa simbahan. Hindi kayo 'yon. Yung katabi niyo daw. Ito po ah, may term na na-generate sa in a Christian community. Meron tinatawag na SAD, S-A-D, Spiritual Attention Deficit Disorder. Yung nakikinig ka ng verse, nakikinig ka ng Word of God, maya-maya iba na yung iniisip mo. Parang ADHD, parang AD, di ba? Parang HD, ano, kinakausap mo, iba yung napupunta. Ayan ang nagagawa sa atin ng teknolohiya. I am not saying again na teknolohiya ay masama. Pero ang sinasabi ko dito, dapat ang teknolohiya, tayo ang kumokontrol. Madali na tayong mabother, madali na tayong ma-attention sa ibang bagay. Yung attention natin sa word, nawawala. Another one. Ngayon lang eh, may papikit-pikit ngayon eh. Naantok eh. Bakit? Eh, kasi kagabi, nagpa-level up siya ng ML. No? Pwede siya ng Candy Crush o kung ano man. O kaya nang stock siya ng crush niya na hindi naman siya crush. Why bothered? Why be anxious? Bakit kailangan mo abalahin sarili mo na mang stock ka nang hindi ka naman niya ini-stock? Diba? Ang hirap, no? Ang hirap sa social media, no? Kapag gwapo, follower. Kapag pangit, stalker ang tawag sa'yo, eh. Pambihira talagang buhay ito, oo. Puyat, nag-FB, naglaro, nanood, ng stock. Eh ngayon lang, pwede kang mag-marathon eh. Pwede mong balikan yung cardo episode 1 hanggang episode 332 eh. Dire-direcho eh. Diba? Ganun ang technology ngayon. Matatapos na ba? Napapagod na rin ako. Diba? Parang gano'n, no? So napagod ako, inayawang ko na eh. Oh? Sa kalagat na yan ng mensahe kanina, may inaantok. Sigurado ako doon. Ito tanong ko, deserve ba yun ng Panginoon? Mag-pray ka, inaantok din siya eh. Ganun kaya gawin niya, no? Shhh! Busy ako. Ka-PM ko si Pastor Abby. Paano kaya ganun din si Lord, no? Someone is calling you, decline or answer? Ang kinlik niya, decline. Bakit? Busy ka eh.
di busy rin ako. What if ganun? So, in this church, dito na lang sa church na ito, even sa mga nasa tahanan, tanong nyo na lang sa sarili nyo, pwede bang i-priority natin na malulhati yung Panginoon sa pagsamba ngayong umaga? Pwede po ba? So he needs all the attention, not yung attention ko, but yung attention nyo sa kanya. Huwag mong isipin yung lalabahan mo mamaya, dudumi rin yan bukas. Di ba? Baliktarin mo lang. Ang hirap nun. Lalo na pag, di ba? Front back, and then upside down, front back daw uli. Sabi, di ba? Choose the good things, ang sabi ng Panginoon. Kung pwede lang po talaga, subukan niyo po, sa isang araw lang, turn off your social media or social media account. No? Tapos, kausapin mo talaga yung Panginoon because He deserves it. Hindi yung magdi-devotion ka, buksan ko muna ito saglit, na hanggang sa nawala na. Nakalimutan mo na ngayon. Di ba? It is something about putting Him first. Seek ye first the kingdom of God and His righteousness. Kapatid, yung mga hinaing mo sa buhay, huwag mo nang ipost sa wall mo. Pwede? Yung mga hinaing mo sa buhay, dalangin mo yan sa Panginoon. Dahil yon, may sagot. Yung post mo sa wall, may magla-like lang dyan. May magsa-sad face lang dyan, may magko-comment. And you know what? 50%, wala talaga silang pakialam. So why bother posting? Yung mga hinaing mo, idalangin mo yan, tapos ipopost mo, di ba? Nag-away kami ng asawa ko, and so on, popost mo. You know what? Pagpipiestahan lang kayo niyan eh. Eh kung idalangin mo sa Panginoon, edi yung peace ni Lord napunta pa sa'yo. Tama? At alam mo mo yan, 20% nung tumingin ng iyong hinaing sa buhay, eh tuwang-tuwa pa sa sitwasyon mo ngayon. Alam nyo ba yon? It keeps themselves better. Ay, si sister, ay, nag-away sila. Buti na lang tayo. Mahal, hindi tayo nag-away, no? Parang gano'n, parang compare eh. Sa ospital, may na-ospital, nauuna pa yung post, please. Anong please pray? Ikaw manalangin ka mismo muna. Tapos ano sagot sa'yo? Aba yung nakaganon? Hindi po yan pa na, alam nyo ba yan, yung emoticons na gano'n? Di ba? Hindi po yung prayer, ang prayer, i-off mo yung social media mo, manalangin ka talaga ng totoo. Emoticon lang, tama? So, ano yung post ni Apostle Pablo sa mga taga Pilipos? Philippians chapter 4 verse 6 hanggang 7, buksan po natin. Nag-post si Apostle Paul sa Philippians social media. Hindi. Philippians chapter 4 verse 6 hanggang 7. Again, do not be anxious about anything, but in every situation, by prayer and petition, with thanksgiving, present your request to God. Di ba? And the peace of God, which transcend all understanding, will guard your heart and your mind in Christ Jesus. So kung worry ka, huwag mo nang i-post. Ang sabi ng Panginoon, ang sabi ni Apostle Pablo, but in every situation, by prayer
and petition. Kapatid, walang magagawa yung dami ng sad face mo kapag ikaw ay malungkot. Idalangin mo yan. Just a friendly reminder, kapatid, yung dami ng likes mo, dami ng comments and hearts, hindi yan kahit kailan magbibigay ng peace na kayang ibigay ng Panginoon sa inyo. Sabi nga, maski gaano karami yung like mo, pwede ka pa rin daw maging malungkot. So, bakit kailangan nating mabalisa sa mga ganitong bagay na bukas makalawa, hindi na trending? Why we invest these things, pwede naman sa eternity. Diba? Hindi naman itatanong sa iyo ni Lord eh, pagdating mo sa langit. Ilan ang likes mo? Hindi naman ganun eh. Ilan ang comment mo? Hindi ganun eh. Diba? Ano tatanong sa iyo? Pinagkalooban kita ng buhay na walang hanggan? Ano ginawa mo? Bakit mo sinayang? Ano mabigat, Pastor? Ba't ka andito? Dapat sa baba ka. Tignan ko kayo. Tignan nyo, i-record dyan. Parang mali ito. Hindi ko ito kilala. Mas nakakatakot yung ngayon. Oh, bigyan ko kayo ng challenge, ha? I-hashtag nyo to. Wow. I-hashtag nyo to. Ilagay nyo sa inyong mga wall. Buti pa si Facebook, marunong mag-share, ikaw hindi. May click share siya eh. Diba? Tayo hindi. Iba yung sinishare niya na dapat mong ishare. Hirap na, no? Pagdating mo sa lahat. Teka, titignan kita kung nasa friends list kita, ha? Wala eh. Tingnan ko sa tweet, wala rin eh. Sa baba to, sa baba. Ang hirap nun. Oh. Ang hirap nun kapag in-unfriend ka pa ni Lord. Di ba? Bakit? Iba na kasi yung friends mo. Trending number 3 or point number 3. Hindi po mawawala ito. Bashers. Bashing or bashers. Diba? Ito, tandaan natin. Wala pang social media, hindi pa naimbento yung cellphone. Kapatid, may basher ka na. Alam mo ba yon? So, bakit kailangan mo magpa-apekto? Diba? May mga tao talaga sa paligid natin na gustong-gusto kang lumagalpak just to satisfy themselves about their self-entitlement. Ay, yung buhay niya, ganyan. Ay, ako, ang saya ko. Yan kasi, born again ka pa. Sali-sali ka pa dyan sa LSBC. Ayun tuloy nangyari sa'yo. Basher. You know what? There are some people na kapag may problema ka, it's like a music in their ear. Kaya wag mo nang i-post yung problema mo sa wall mo. I-post mo yan sa wall ni Lord. Sigurado hindi lang niya ilalike, hindi lang niya isi-share, magko-comment pa siya sa inyo. Ano comment niya? Stop. Tigilan mo yan. Tigilan mo yung mga makamangod nung bagay, no? Even Christ himself ay meron din mga bashers. Wala pang Facebook, wala pang Twitter, meron na siyang bashers. Alam niyo po ba yun? Binabash talaga siya. Gumawa siya ng mabuti. Hindi niyo ba alam na ngayon ay Sabat. Hindi ka pwede magtrabaho. Lagi siyang binabash. Binash din siya ng mga pareseyo. Hindi mo, ayan, di ba ayan ay isang, the word is blasphemy na only God can, ang sabi ng isang pareseyo, ang Panginoon lang daw ang pwedeng magpatawad. Ano sabi ni Lord? Oo nga, kaya nga pinapatawad ko na sila. Hindi lang mag-gets, ano?
May bashers na siya nung una pa lang. Don't waste your time on your bashers. Alam niyo po masakit, minsan yung basher natin, yung malapit pa sa atin. Look at Martha and Mary. Binash ni Martha, sino? Si Mary. Lord, si Mary, attendang Bible study. Hindi niya ako tinutulungan dito sa gawain dito. Diba? Let's go back to the verse. Lord, is it of no concern to you that my sister has left me to do serving alone? Tell to her to help me and do her part. Bashers. Ayan, sige, simba pa. Rinig na kayo ng ganon? Sige, hallelujah ka pa. Simba ka pa. Ako dito, yung mayaman, ikaw dyan eh. Yung mga ganon, di ba? Bashers. Bashing. Masyado naging trend yung mga bashers. Yung mga troll na tinatawag. Social media teach us one thing. Pwede mong sabihin, yung mga gusto mong sabihin sa kapwa mo na hindi ka nasusuntok. Bakit? Ang layo mo eh. Pwede kang mambash ng hindi mo kilala. Pwede kang magsabi ng mga hindi maganda sa kapwa mo. Pero accountable tayo dyan. Amen? Accountable. Lahat ng sinasabi natin, comment, PM, and so on, lahat yan, accountable tayo eh. Maski itago mo yung pangalan mo. Now, napansin nyo dito na nag-bash si Martha kay Mary? Sumagot ba si Mary? Nag-comment din ba siya? Hindi. Sino ang nagrebat? Sino ang nagrebat? Si Lord. Huwag ka na mag-comment, si Lord na bahala sa iyo. Amen. Diba, kung tutusin, si ang Panginoon pa 'yung nagtanggol sa kanya eh. So, kapatid, don't waste your time on negativity on your social media, wala kang mapapala. May bashers ka ngayon, alam ng Panginoon 'yan. Yung nasa puso mo at kung ano yung meron ka mismo. Alam mo maganda dito, ipagtatanggol ka ni Lord sa mga bashers mo. So why bother? 'Di ba? Bakit? So ano dapat na yung priority? Ang Panginoon. Si Lord mismo ang sasagot sa iyong mga basher. Sabi mo sa iyong katabi. Si Lord ang sasagot sa inyong mga bashers. Diba? Another one, kapatid, sagot ka ni Lord. Amen? Amen. Hindi yung sagot kita, politika lang yun eh. Unahin mo si Lord kasi sagot ka niya. So bakit? Ang tanong, why bother? Why be anxious? Bakit kailangan natin maging pagkaabalahan yung mga makamundong bagay? Hindi lahat kailangan mong i-explain sa mga tao. Ang sabi doon, choose the good part dahil yun yung tama. Choose the good part, gampanan mo yung pinapagampanan sa iyo ng kaharian ng Diyos, ng Panginoon. Dapat ayun ang maging trending. Maybe hindi yung trending dito sa lupa, pero I believe trending yun sa langit. Yung ginawa mong soul winning 5 years ago, trending pa rin yun sa langit hanggang ngayon. Alam niyo po ba yun? Dahil yung isang kaluluwa lang na tumanggap sa Panginoon, marami raw anghel na nagpupuri at nagpapasalamat.
nagpupuri sa Panginoon, nagsiselebrate. Yung nag-share ka, yung naghugas ka ng plato because you want to serve God. Alam ni Lord yung nasa puso mo, you are doing this because you are serving God, not to men. Trending yun sa langit. Marami yung likes at marami yung share. Si Lord, naka-thumbs up pa. So why do we after, you know, yung mga makamundong bagay? Balikan po natin yung verse, ang sabi ni Martha, my sister has left me alone. Dapat ganun din po tayo. Iwanan natin yung mga makabundong bagay. And for the moment, God deserves all our attention. We need to have a quality time with God alone. Amen? Tama po ba? Wala eh. Mas mahaba pa yung ano eh. So, ngayong umaga, huwag kang papayag na matapos ang service na ito na hindi mangusap sa iyo ang Panginoon. Payag kayo nun, yung Sunday naging everyday experience, naging a day experience na lang. Hindi na siya worship experience, hindi na siya worship service, para sa, ano, naging service na lang sa'yo. Why? Because you are so distracted about so many things. Naging routine na lang sa'yo. Huwag kang papayag na kada linggo, it is just another day. Dapat may experience mo kung ano or kung paano mangusap sa'yo si Lord. Kapag inuna natin ng Diyos at yung mga ibang bagay na gawain ay isang tabi natin, no? Expect natin na magkakaroon tayo ng bashers. Amen? Pero expect din natin na si Lord ang sasagot sa mga bashers na yon. Maybe today, they are bashing you, they are accusing you, but one day, ano ngayon? Yung ginagawa mo ngayon, it is for eternity. Tayo po lahat ay magsitayo as we as a challenge to you this morning, nawa nga po ay na-enlighten tayo about the technology today. No, dapat tayo ang mag-control at hindi yung mga gadget na ito. Tama? At kung meron lang maging trending today at kung meron lang maging trending sa inyong wall, sana ito yung kabutihan ng Panginoon. Tayo po lahat ay umuko at tayo po ay manalangin. Muli po Panginoon, kami po O Lord ay nagpapasalamat O Lord sa patuloy O Lord na kayo ang nangusap po sa amin. Lord, hindi kami papayag ngayong umaga na ito na we are not going to renew our mind Panginoon na kung saan dapat ka naming i-priority. Teach us O Lord to have a quality time for you alone. Teach us, O God, nakalimutan po muna namin all of the distractions, all of the anxiety, and why we should bother, Panginoon. Bakit kailangan naming maabala sa mga ganitong mga walang kakwenta-kwentang bagay? Lord, you deserve all the glory and all the honor, Panginoon. Kaya nga po, Lord, hinihingi po namin ito ng tawad sa inyo. The next time we're going to worship you, the next time, O God, na kami po ay harap sa inyong harapan, teach us, O Lord, nakalimutan po muna namin yung mga dapat iba naming gawin and just to focus on you alone. Patawad, Panginoon, if we sometimes overlook, O God, kung gaano po kayo kabuti. Patawad po, Panginoon, na kung saan napaprioritize namin yung iba imbis na ikaw, Panginoon. Sometimes we neglect, O God, na kapag hindi kami makatulog, imbis na kami ay manalangin, tinicheck pa namin yung aming mga face, yung aming mga social media account. T-
Teach us, O Lord, na kung saan we maximize the technology, Panginoon, upang sa ikalalagana po, O Lord, ng inyong kabutihan. Challenge in everyone, Panginoon. Challenge in everyone na kung saan na maluwalhati ang inyong pangalan sa kanila-kanilang mga hawak na gadget ngayon. We surrender, O Lord, kung ano man ang meron kami at dapat po ay ito ay lahat po ng glory ay dapat ay sa inyo po lamang, Panginoon. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen.